Hello guys, Owen here again. I think it's rainy day. Maulan today pero hindi ko alam kung bakit. Kapag maulan, parang mas gusto ko lalong lumabas, pumunta sa garden to check the plants. I don't know, kayo rin, pero ako, I'm used to going to the garden kapag umuulan, especially this kind of weather. Kasi hindi ko alam, parang saya lang tingnan ng mga halaman na nag-enjoy sila sa ulan. So yun, and ngayon let's do a quick look dun sa mga ilang plants na nandito sa garden to check din kung kumusta sila, kung nag-enjoy ba talaga yung mga halaman kapag maulan. So alamin natin yun today. Let's go! Yun, hello! At nandito na tayo sa loob to have some plant check. It's raining in Lucena. I think yung kanta na yun is raining in Manila. So kumusta po sa mga nasa Manila? Parang nasaya kasing tingnan ng mga halaman talaga kapag gantong maulan. But just make sure na meron kayong payong or some sort of cover sa ulo kapag mag-visit kayo kapag umuulan. Pero well, okay lang din masiguro magpaulan pero ingat lang po kasi bawal din naman magkasakit. Kaya usually yung gantong kind ng weather, maulan, minsan sarap na magpaulan, just make sure na maliligo lang din kayo after. Kasi it's the time na parang ang sarap mag-cut ng mga nepenthes or ang sarap mag-repot ng mga nepenthes. Kasi nga, yung weather, hindi sila masyadong madadry. Tapos, medyo fresh looking lahat ng mga plants natin and nag-enjoy sila. So ngayon, let's check kung nag-enjoy ba talaga sila yung mga halaman. Tara, let's see some of the nepenthes na nandito. Let's go! And yun, nandito na tayo ngayon. Pasin natin, sobrang daming damo. Kasi nag-enjoy yung mga tanim natin. At the same time, yung mga damo, nag-enjoy din. Ayan. So from time to time din, nagkakataon ng mga dried na dahon. So ito, nakaipon ako ng isang timba. So pwede natin yung ibaon sa lupa. Para mas maging mataba yung mga lupa somewhere dyan sa labas. Yun. And this is a nepenthes Viking. Upper picture. Explore natin yung tendrils niya kasi sobrang haba ito siya. Yan. So this kind of nepenthes, I think it is better na nakahang kasi yung mga picture niya, yan. Parang decor kapag Pasko. So this is nepenthes Viking, ex-Viking or Viking, basta Viking. Nalimutan ko na ano nga bang cross to. Yung tinatawag na Viking. Pero, sige, isipin ko na lang mamaya. Hindi ko maisip ngayon eh. Pero, yan. Upper picture. Ito, upper picture na. Pero, nasa baba kasi nga haba ng tendrils niya eh. Ito, medyo nasa gina ng upper and lower. And, makikita natin yung wings niya. Ito. These are the wings. Visible yung wings niya. Pero, nung naging upper picture na, nawawala yung wings niya. A very fast growing lowland nepenthes na hindi rin maselan, pwedeng nasa medyo 70% shade net. Tulad dito, pwede rin namang nasa 50% kasi medyo matibay din talaga. And just another trivia, this type of nepenthes, ito yung kadalasang ginagamit nila for cross or hybrid. Lalo na yung mga low mga highland or intermediate na kasi para mas maka-adapt yung nepenthes na yon sa lowland condition yung mga highland or mga intermediate kapag na-cross sa Viking sort of medyo since dahil sa gene siguro ng Viking nakakaya nila na mag-adapt talaga sa lowland condition. Parang may nakita na ako before na yung Viking hamata. Kasi yung hamata, ang hirap din niya sa lowland condition eh. Pero with the genes of the Viking, sobrang okay na okay. So yun, yun lang alam kong trivia pa sa Viking. Basta most of the hybrids, Viking, bukod sa fast growing kasi siya, pag nag-flower siya. By the way, this one is female and ito actually yung source ng ating most of the crosses, yung most of the seeds na na-produce natin before.
ito yung itong plant na to yung source. Ayan. At parang magka-flower na naman nga eh. Really ano, fast growing and masipag mag-flower. Hindi maselan. Okay. Ayan, move tayo sa kasunod. Let's go. So, i-share ko lang tong isang ano. Nepenthes na. Ayan, kawawa naman siya kasi napilitan siya na doon sumiksik. Sobrang ano. Sobrang stable na ng picture niya kasi nandito siya. Na siya, nakulong na. Kawawa naman. Pero ayan, at least, sobrang ano niya dalo. Tawag dito, stable niya. Nandun na siya, hindi na siya nagagalaw dyan. Anyway, may bulaklak siya. Tapos, ito kasi, ito rin yung picture nun. Nasa baba naman, yung kabila. This one is ano, ito yung Red Dragon Hybrid. Basta. Red Dragon Hybrid yan. Yung Red Dragon, yung ano, Torelli Truncata. Aha, next natin is ano, dito tayo sa may mga fangs. Kasi, ito mukhang enjoy na enjoy din sa ulan eh. May mga ano, pangil na halaman. Nepenthes by Calcarata, one of my favorites. Actually, halos lahat naman favorite natin. Pero, syempre, kakaiba pa rin yung may fangs eh. Parang, kasi carnivorous sila. So, medyo bagay na bagay sa kanila yung ano, yung term na carnivorous. Kasi nga, yung fangs pa lang eh, no? Yan. And, actually, ito, hindi to pure by Calcarata. Pero, kung titingnan natin. And, ayaw ma-view ng maayos. Pero yan, kung lalapit natin, lalo siya nabuglar. Yung mag-autofocus. But anyway, ang likod lang. Try natin zoom. Ay, sorry. Ayan na talaga. Ayan! Ay! Wala. But anyway, sige, proceed na rin. This is actually a hybrid ng Northian and Baikal Garata. And as we can see, parang siguro may 1% lang yung Northian tapos 99% sa Baikal. Kasi Baikal na Baikal yung shape niya. Pero ano, hybrid yan. Pero if we are going to look at this one, ito yung ano, medyo nakita na natin yung ano, Northian na genes visible na. And yung mga Baikal pala, they love being tawag dito. Yung dapat moist lagi. Kasi parang mabilis silang ma-dry. Kapag napabayaan sila na dry talaga yung lupa. Parang in a matter of 1 or 2 days ata, medyo makikita mo na yung leaves nila na nalalanta na. Nagka-dry na rin. So just make sure na you water always yung mga Baikal Karata. And opo, sensitive po sila sa repotting kasi parang may mga Baikal ako before na since nag-travel sila, then ang hirap ng acclimation process, parang ang tagal nila magka-recover. And ito rin isa sa mga sobrang hirap i-propagate na Nepenthes kasi nga po, bukod sa medyo slow growing sila, kahit na lowland sila, compact yung ano nila, hindi sila masyadong nag-i-stem. Pakita natin kasi I have ano dito. Ito. Ano, ang tagal na niya pero walang basal. Tapos, yun lang yung ano niya. Wala ka rin stem na ikakat. Kaya mag-iintay talaga tayo ng sobrang tagal nang mag-basal sila para makakuha tayo ng either basal offshoots or siguro yung top pag ikakat natin. Pero yun, one of the most beautiful Nepenthes for me. Pero one of the ano din. Hardest na i-propagate. Kaya, you'll see on its price sa market na medyo pricey talaga. Yan, carnivorous plant. Hindi lang ano, hindi lang insects yung kinakain nila. Pero this is so hard. But anyway, yan mga ano din to. Mga Baikal hybrids. Medyo ano lang ano, medyo nagpa-fog ata yung lens camera. Kasi kung anong ulan, still raining. Pero, kung nag-enjoy naman sila. By the way, yung mga ano na to, kasi yung
ito, mga nasa under siya ng 70% shade. And full day naman yan, kaya okay yun. So, yan. And, mention ko kanina na during rainy season, it's the best time na to propagate sa madanipentes or to do some repotting kasi nga, una, tipid tayo sa dilig. Pangalawa, we can keep them wet. Tapos yung humidity mataas, kaya no need to cover kapag sa mga cuttings. So these are some of the cuttings. Favorite ko rin yung rainy season in a way kasi nga it helps us para mas madaling makapag-propagate ng mga nepenthes. So these are some examples of the cuttings. And then yung repotting din, mas madaling mag-repot kasi nga hindi masyadong mai-stress yung plant sa init. And okay sa kanila na ano, na ma-repot during rainy season. Yung acclimation natin, medyo mabilis lang. Pwede nga siguro the following day, kapag rainy pa din, sa ilabas natin sila. So ayan, again, we can see na sobrang saya nila. Pati yung mga damo, sobrang saya din. Kailangan ko nang mag-trim ng mga damo dito kasi ang bilis din lang tumubo. Sinasabayan nila yung mga nepenthes. Pero anyway, yun. And, let's check some more siguro. Or, medyo lumalakas na rin yung ulan. Yan, at maulan pa rin. Medyo lumalakas din yata yung ulan. At anyway, dito sa side ko, mga Threlly, Beachy, Northiana hybrids. At yun. Hopefully kayo nag-enjoy din checking your plants during rainy season. Kasi that's the time na nakikita natin na nag-enjoy din sila. Kasi sobrang saya kaya na, ano, na ilan yung nagiging source of ano nila, water. Muli, maraming salamat po. And see you next time. Once again, this is Owell of Insect Divines PH. Thank you.